Nakita niyo yung ospital ng Maynila? Nakita niyo yung Tondomino? 1, 2, 3. Alam niyo ba? Ito ah, real talk. Pwede niyo siya sa akin tong sasabihin ko. Punta kayo na San Sebastian Church. Meron doon 20-story San Sebastian Residence. Matagal lang tapos, hindi nila pinamimigay. Tingnan ninyo. Kasi para, kasi importante magsisiyasat kayo. 20-story. Gawa na. Alam nyo bakit? Baka maalala nyo ako eh. Eh pero, di ba kapakinabangan ng tao yan? Hindi ko naman pera yan eh. Pera naman ng taong bayan yan eh. Oh, malayo-layo yung San Sebastian. Ilalayo ko pa ng konti. Punta kayo sa Pedro Hill, kanto ng Osmeña. May makikita kayo doon. Pedro Hill Residence. Tapos na rin. Hindi pa pinamimigay. Bakit? Baka maalala niyo ako eh. Eh kaya nga yung mga billboard sa Quirino, tinanggal nila eh. Para makalimutan ninyo ako eh. Bakit hindi pinamimigay? Oh. Lalapit ko na ngayon. Alam niyo yung San Lazaro? Punta kayo San Lazaro. Yung tapat na San Lazaro. Yung likod ng fire station. 20-story. 42 square meter. Tapos na rin. Hindi pinamimigay. Alam niyo sino makikinabang doon? Alam niyo yung squatter doon sa gilid? Yung likod ng bumbero, yun ang gusto kong iangat ang buhay. Alam nyo bakit? Nung mga bata tayo, nung ini-injection na tayo sa Wepax, sa San Lazaro, squatter na yun. Ngayon, matatanda na tayo, squatter pa rin. Tama, mali? Tama. Mano ba naman pakinabangan nila ito? Tumaas naman yung antas ng pamumuhay ng mga kababayan natin. Tama, mali? Tama. Ayan. Oh. Yung ospital sa Baseco. 3 taon nang tapos nung nawala ako. Hindi pa rin bukas. Bakit? Kaya ko yan sinasabi. Kasi bakit? Lahat ng pera ninyo natanganan ng tao. Lahat ng pera ninyo nakita ng tao. Lahat ng pera ng gobyerno pinakinabangan sa kasalukuyan at sa mga darating na taon ng buhay ng bawat batang Maynila. Kaya, kung ako'y mali sa aking ginawa, hayaan ko ng taong bayan ang maghusga. Tama, mali? May payo ko sa kanila, mag-report naman kayo sa taong bayan. Sabihin nyo na lang kung ano ang nagawa ninyo sa loob ng 3 taon. Tama ba? Ngayon, bilang panghuli, sinisingil ako ng utang na loob. Teka po, kailan ba ako nagkubli sa inyo na mahal ko si Danny Lacuna? Hindi ko yan kinubli sa inyo. May utang na loob ako kay Danny Lacuna. Totoo. At tayong mga Pilipino. Pilipino, hindi lang Manileño. Pilipino. Marunong tayong tumanaw ng utang na loob. At ang pagtanaw ng utang na loob kumisan, walang katapusan. Tama ba? Oh, bilang pagtanaw ng utang na loob, iniraos ko naman sila. Inaruga ko sila ng 20 taon. Inalagaan ko ang mga anak ni Boss Danny. 5-5 na nga silang nakaupo eh. Tingnan po ninyo. Philip Lacuna, nakaupo. Lay Lacuna, nakaupo. Dennis Lacuna, nakaupo. Asawa, Doc Fox, nakaupo. Si ate, nakaupo. Ilan? Happy?
O ngayon, magpangalan kayo ng dumagoso sa City Hall. Wala. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Alam niyo bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, isinantabi ko yung mga anak ko. Inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny. Ngayon, kung kulang pa yung pagtanaw ko ng utang na loob sa kanila, ang pakiusap ko lang, pwede ba ako magbayad sa ibang pamamaraan naman? Bakit? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos, wala ang taong bayan, wala ko sa kinalalagyan ko ngayon. Yung ba'y masama? Silangit, maayos na eh. Eh, kamusta ang buhay ninyo? Akala ko naman, itutuloy nila. Nalingat-lingat lang ako, binago-bago na. Di ho ba? Kaya ako talaga ang payo ko sa kanila at tulad ng mga payo ko sa aking mga kasama. Mag-report na lang kayo sa taong bayan kung kayo ay nakaupo. Kung kayo papasok, sabihin ninyo ano ang plano ninyo sa taong bayan. Ngayon, mga kababayan, uwi na. Ganun lang po kasimple. Wala kayo narinig na pait. Wala kayo narinig na panira. Wala. Ang tanong ko sa inyo, gusto niyo ba ako talagang bumalik? Promise? Eh kasi sabi nila, wag ka na bumalik! Sila lang may sabi nun, yung mga politiko, yung mga kasamaan niyang crooks. Ayun, may aso ni Chihuahua yata yung ngayon. Ay, hindi naman, buti naman, hindi Chihuahua. Yung mga crooks na kasama niya, mga kapit ko sa pwesto, eh ayaw nila akong bumalik eh. Papayag ba kayo? Wee. Gusto niyo akong bumalik? Promise? Taas sa kamay, gusto akong bumalik? Walang charutan, ha? Baka mamaya, pagka bumahanan ng mga AX, AKAP, ha? Tupad, makakalimutan nyo na. Ha? May payo ako. May payo naman ako. Pag bumabahanan ng AX, AKAP, tupad, kunin nyo. Pera nyo naman yan, eh. Tama ba? Saka walang kapagod-pagod. Tatlong bulig. Papapicture ka lang, kukuha ka ng walis. Tapos na, buto-buto. Tama ba? Oo. Oh, pero ipapaalala ko, pagkatapos yung makuha, kasi nilalambutsing ng mga wepax natin ngayon, na para tayong, sarap, di ba? Lahat yata, ipangangakot lupat lang. Tanggapin ninyo. Pero, ipapaalala ko ang kwento ni Juan. Si Juan namatay. Umakyat sa langit. Pagdating sa langit, inawat ng bantay sa langit. Ang sabi, teka lang, Juan. Wala kang online. Wala kang online. Wala kang online. Hindi. Sabi ng bantay sa langit, may bago kaming regulasyon dito sa langit. Total, marami kayong bagong pahiram na regulasyon sa Maynila. O dito sa langit, may bago. Kailangan kayong manatili ng isang araw sa langit at isang araw sa impyerno. Pagkatapos nun, ikay malaya ng makakapamili. Wala nagawa si Juan. Sumakay ng elevator pababa ng impyerno. Pagbukas ang elevator, laking tulad ni Juan. Wow! Boracay! Ang ganda ng buhangin ng mga dagat. At saka mga babies, papampang! Ang ganda ng impyerno! Nagbabatuwa sila ng hamog. Ang alak, wanko. Wanko sawa. Wow! Ang sarap ng buhay sa impyerno. Tapos ang isang araw, magkat naman sa langit, sa elevator. Pagbukas ng elevator, sa langit. Nakita ni Juan. Yung mga tao sa langit, Lada sa. Sabi ni Juan,
Boring. Matapos ang araw, may isang marap sumagay sa langit. Tinanong siya, oh, Juan, ikaw pa'y nakapamili na. At tugon ni Juan, opo. Sabi gusto, sa impyerno po. Masusunod, umabawon itong elevator mababa. Sa impyerno, bumukas ang elevator. Nagulat si Juan. Yung murangay. Naging dagat-dagat ang apoy na kumuhulong ng supi. Yung mga babies, may buntot at sungay. Yung mga hamon, buko na lang. Nakita niya ngayon si demonyo. Demonyo, demonyo, halika rito. Bakit ganoon? Kahapon lamang ang ganda-ganda ng impyerno. Bakit ngayon mukha ng impyerno ang impyerno? Sabi ni demonyo, kahapon nangangampan niya kami. Ngayon, bumoto ka na. Kasa, kaya sabi ni John Lloyd, iyan. At huwag kayo manlalamig. Kasi, ang desperadong tao, gagawin lahat ang masama. Huwag kayo manlalamig. Kaya tanong ko, gusto niyo akong umalik? Yes! Promise? Promise! Taas nga kamay? Yes! Baba niyo konti. Promise? Gusto niyo akong bumalik? Walang charutan, ha? Yes! O sige, total, gusto niyo akong bumalik. Gusto niyo ba ulit mabilis ang kilos? Yes! Gusto niyo po ang gobyerno, umaga, tanghali, hapon, gabi, hating gabi, magkamadaling araw? Yes! Gusto niyo? Ang hanapin ninyo, maglalakad na yung mga kandidato. Pupunta na yan sa mga iski-iskinita. Kahit may tayos tapat ang bahay nyo, dadaanan nyo. Masahala lang. Kahit naglalaba ka, kakamayang ano, kahit may sabon. Kasi kala, hindi mo na makita. Tama ba? Tama. Ikaw nga, misa, naiyak ka, galing ka ng palengke, lahat ng pinilasabo ng isla, minyang-ganyang gamay. Pero pag nakita ng politiko, kakamayang ka pa rin. Tama ba rin? Tama. Kung sinabi, ladies' choice, maasim yun. Eh, di ba yung ladies' choice, maasim ba yun? Tanong nyo sila, pag doon sa kabila, okay, sige na po, kamiretso kayo. Pag nakita nyo naman, your best choice. Pwede ba sabihin nyo? Your best choice! Nakitala ka na. Ito nga muna, tapot ninyo naman ako. Yung totoo lang, huwag kayo sumagot kung hindi nyo feel. Bigyan nyo ako ng lakas ng loob kung totoo ba. Masaya ba kayo sa pamumuno ko nung araw? Naman! Yes! Yes! Wala ka na, ano lang ha? Wala ka pa lang! Nanilisan ninyo sa inyo. Yes! Hindi talaga. Totoo. Yung mga lolo't-lola ko, yung mga senior citizen, totoo ba naramdaman nyo naging special kayo? Yes! Ano? Ayun, ayos na ako. Kasi tinatanong ako, ano daw dahilan ko? Ba't daw ako babalik? Alam nyo ang nasagot? Kayo ang dahilan kung bakit ako babalik. Nothing more, nothing less. It's always about you, not me, not these people. It's always about the people of Manila. Hindi yung pagkakasunduan lang ng mga politiko. Paghalala sila rin nagpapartihan. Parti-partido. Your loyalty to the people begins. Sabi ni Manuel Del Quezon, my loyalty to the party ends when my loyalty to the people begins. That's what he said. President Manuel Del Quezon. Totoo, pinatunayan niya. Kung minsan, kailangan natin inumin, maasim man ang suka, ang bala kailangan natin kagatin. Bakit? Dahil ang pinag-uusapan ay katatayuan ng iyong nasasakupan. Buhay na umaasa sa pamahalaan. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito sa harapan ninyo. Muli ako magbabalik dahil sa panawagan ninyo. Correct!
Inaalis ko ang pagtitingang kawali. Dinidinig ko ang hinaing ng tao. Tao naglagay sa amin lahat ng pagkakataon na makapaglipo. Tao nga yung pinagkakautangan ng loob. Yan ang pamantayan ng buong team ng Your Miss Choice under my watch. Sa muli, mga kapabayan, paala na kayo sa amin. Uwi ka na, hindi na ako ulit. Hindi ko nga. Hey, bukas ka na bumalik. Mahal na mahal ko kayo. I owe it to you. I don't owe it to anybody. I owe it to the people. Yes. At umasa kayo na ang hinihingi ko niyan, mabigat pa sa kalooban ng iba, hinihingi ko yan. Pagdating natapos ang alalan, ako naman ang siningil nyo dahil mananagot ako sa kanila para sa inyo. Magandang araw! Pagpalaan naman!